Nandito po ako sa Antipolo City ngayon. Tanungin ko lang po kayo, ang hinahanap niyo po bang duplex house ay yung mayroong 5 bedrooms with own toilet and bathroom? If yes, itong property na to na nasa aking likuran ang bago kong ipipicture sa inyo. Duplex po ito, ito'y sold na at ito na lang ang available. Itong ating titingnan. Before we start our tour, please like and follow EDJ Facebook page, Reel, TikTok, Instagram, as well, my EDJ YouTube channel. So you'll be notified every time we drop a video. Now guys, let's start our open house tour. Simulan po natin ang ating open house tour dito sa labas ng property. Nabanggit ko kanina, duplex yung ating ino-offer ngayon. Bali, ito po i-sold na at ito na lang available. Yung pagitan nyo po, yung kalahati nito, ito po yung box, itong side kung saan po itong ipipicture nating available. As you can see, meron sa ditong two-panel ng large gate access mo papunta sa yung two-car carport. Ito naman guys, yung inyong two steps o one steps papunta sa inyong pedestrian gate heading to your porch and solid main door. Pero bago tayo pumasok doon, may accent wall ka dito and meron kang outdoor lighting feature. Tara, pasok tayo dito sa loob. Pagpasok mo, unang bubungad sa'yo siyempre, itong maganda o spacious na sukat nitong two-car carport, almost half-covered parking o almost halos covered na yung parking. Actually, itong taas na to is master bedroom po yan. At ito yung nabanggit ko sa inyo kanina. Imagine nyo naman ang taas ng gate, diba? Ito yung ating wall. Pagitan nyo po ng kabilang property ng inyong duplex. At ito yung ating large and solid main door. Pero bago tayo pumasok doon, tingnan po muna natin yung exterior ng house and lot. Tara, samahan nyo ako. Meron ka na ditong mga plants na nakalagay. At ito yung right easement mo. Papunta dito sa inyong lanai area. At dito sa side na to, meron ka ditong four-panel sliding glass door papunta sa inyong dining area at meron ka ng modern light dito sa side na yan. Yan, samahan nyo ako. Continue tayo. Dito ulit tayo sa right easement ng house and lot. Itong side na to, ito yung maid's room. Tara, pasukin po natin. Sa maid's room mo, kung mapapansin mo, wala yung toilet and bathroom dun sa loob, na dito po siya, yung toilet and bathroom ng maid's room. Dito sa side na to, ito yung iyong everyday kitchen. Ito yung faucet mo. Yan, may fire exit ka dito guys. At ito yung door, papunta naman po yan dun sa inyong kitchen. Kung mapapansin mo, may naglagay siya ng gantong plastic para at least itong side po na to kasi dapat malagyan niyo po ng canopy o ng bubong para protection niyo sa init saka sa ulan. Tara, samahan niyo po ako, balik tayo dun sa main door. Yan guys, nandito na po ulit tayo sa main door. At bago tayo pumasok, meron siyang both side. Mayroon siyang gorgeous outdoor lighting feature. Tapos may modern light siya dyan or mga LED light po dun sa taas ng house and lot. Tara, pasok na tayo dito sa loob. Pagpasok mo dito, ito yung living area. Meron ko bang fixed window doon? Apat na panel dun sa pinakantaas. Naka-doubled height ceiling. Kung mapapansin mo, maliwanag. Kahit patay yung ilaw mo, maliwanag pa rin. Dito yung accent wall mo. Dito mo pwedeng ilagay yung shelf saka yung TV mo sa side na yan. Tara, samahan niyo po ako dito sa side na to. Dito naman, ito yung magiging dining area. Pwede ka maglagay ng round or rectangular table. It's up to you kung ano yung pwede mo maging design dito. Pwedeng good for 8 or 6. Tapos meron ka ng modern chandelier sa taas.
Ito naman, ito yung storage area under the staircase. Storage area. Pwede nga pang toilet na to eh. Tapos dito sa side na to, ito yung breaker o yung mga outlet niya, yung box niya na dyan. Kung para, kung hahanapin niyo po, na nasa side. And guys, next natin, ito yung powder room. Or toilet and bathroom. Kasi may shower na siya. Tapos naka-pool tiles, yung toilet mo, yung brand niya is Posi, yung sink mo Posi din. Tapos nito, next naman natin, yung kitchen. Yan, imagine mo, meron kang ganitong space ng kitchen mo. At gorgeous siya, maganda siya. Mataas, o malalaki yung mula dito hanggang sa taas yung cabinet niya. Open shelving, ito yung two-panel lang awning window mo. Naka-box flush yan. Tapos, naka-granite countertop. Double sink. Ito yung center island countertop mo. Tapos, meron kang mga open shelving. Yan. Ito yung cabinet. Yung drawer. Tapos, yan, naka-tiles yung ilalim niya. Malinis naman. Tapos, yung cooktop niya, Hyundai. Double burner po yan. Tapos yung French wood. Yan. Ito po yung kitchen po ninyo. Bukod dyan, meron ka pang modern light up. Next natin guys, dito sa side na to, meron ka ditong bedroom. Yan. Pwede mo lagay dito, single bed. Meron kang floor to ceiling na cabinet. At dito naman, ito yung toilet mo. May sarili din siyang toilet and bathroom. And labas tayo dito. Balik tayo dito sa kitchen. Ito yung open shelving mo. Tapos yung tiles na ginamit, 60 by 60 tiles. At dito naman guys, ito yung lanai. Yan. Paglabas mo doon, galing ka sa dining area, meron kang magandang open space dito for lanai. Naka-half cover yan. Meron ka ditong light. Pwede ka na maglagay dito ng center table and couch. Sa side yan. Mabubi mo dito yung parking side ng house and lot mo. And dito naman yung papunta sa utility area. Yan guys, tapos na natin makita yung exterior and interior dito sa ground floor. Bago tayo makiat sa taas, specs of this home, that area po nito, more or less, nasa 157 square meter, floor area is 230 square meter, 5 bedrooms with own toilet and bathroom, 1 maid's room with own toilet and bathroom, tapos meron pa ditong powder room or toilet na rin po siya, toilet and bathroom na rin kasi meron siyang shower, and 2 car carport. Ngayon guys, ito yung staircase going up to second floor. Tara, samahan niyo ako, tingnan natin. Yung steps na ginamit, yan, may design siya. Flower design to, no, ng tiles. Yung riser niya, tapos yung steps niya, naka-marble ba to? Yung side na yan. And yung handle niya dito, steel. Tapos naka-tempered glass po siya. Wow, ang ganda yan, no? Mayaman yung style. Ito yung master bedroom, tapos meron ka dito modern chandelier, double high ceiling yan mula sa baba at sa taas. Pero ihuli natin yung master bedroom, unahin natin yung second bedroom dito. Ito yung hallway, papunta dito sa inyong second bedroom, o bedroom 2. Dito sa bedroom 2, both side, meron siyang sliding glass window. Itong side na to, yan yung facing ng right easement. Dito naman, ito yung facing ng likod ng property mo kung nasaan yung utility area. Ito yung floor to ceiling high cabinet, 2 panel. Tapos dito sa bedroom 2, siyempre, meron siyang sariling toilet and bathroom. Sa shower, may partition ka dito, yung sink, tapos yung toilet mo, may bidet. Yan, ito yung bedroom 2.
Next naman natin, yung bedroom 3. Sa bedroom 3, unahin na natin itong toilet and bathroom. Yan dito sa bedroom 3, hindi siya nagkakalayo o parehas ng materyales nung ginamit doon sa bedroom 2. Labas tayo dito, puntahan natin itong bedroom. Itong side na to, yung side ng right basement, kaya pag binuksan mo itong sliding glass window, may papasok na hangin dyan. Yan, high ceiling siya, may modern light siya dun sa taas. Same din ng ginamit or yung ating floor to ceiling cabinet. Next natin guys is yung bedroom 4. Lakad tayo dito. Medyo mahaba-haba yung lalakaran natin for the bedroom 2. Pag manggagaling ka sa bedroom 2 and 3, tapos pero kung manggagaling ka naman sa staircase, mas malapit itong bedroom 4. Nabanggit ko pala kanina bedroom 2 eh, pero bedroom 4 po ito ha. Kaya ganito po yung size niya, at ito naman yung sliding glass window, provision mo for aircon, pares ng ilaw yung ginamit sa taas, tapos ito yung toilet and bathroom niya. Yan. Ito yung toilet and bathroom niya. Parehas lang din ng toilet and bathroom ng mga ibang bedroom na nakita natin dito sa second floor. Kaibahan lang dito na makikita mo itong flooring niya dito sa landing sa staircase. Floral design. Tapos dito naman, naka 60 by 60 wood tiles design. Ang galing, no? Both side, yes, may railings tayo dito. And then tempered glass, both side din. 3 panel ng tempered glass para mayamanin yung ano, yung walkway mo papunta dito sa yung master bedroom. Pero i-highlights muna natin to guys. Meron ka dito modern, modern chandelier, tapos mga peaks window, talaga nagbibigay na liwanag dito sa hallway mo. Okay guys, ito yung master bedroom. Hindi na ako makapaghintay. Pasukin natin to. Ito yung master bedroom mo. Dito sa side na to, yan, mabubiyo mo dito yung front ng house and lot. Provision mo for aircon, ito yung mga wirings mo dyan sa side na yan. And next natin, ito yung 4-panel floor-to-ceiling height cabinet. Tapos dito sa side na to, ito naman yung toilet and bathroom. Parehas ng materials ng ginamit. Pero ang kakaibahan do sa ibang bedroom na nakita natin na may toilet and bathroom, mas malapad at mas malawak po itong toilet ng master bedroom. Balik tayo dito sa hallway. At yan guys, nakita na natin yung exterior, interior dito sa ground floor and dito sa second floor. Ang maganda dito sa house and lot, lahat ng bedroom niya may sariling toilet and bathroom, hindi kayo mag-aagawan. May privacy at very secure itong design nitong townhouse. Isa na lang po ang available dito. At yan guys, recap po tayo. Ang lot area po nito ulit is 157 square meter, more or less. Ang floor area po nito is 230 square meter. 5 bedrooms with own toilet and bathroom, 1 maid room with own toilet and bathroom, at meron siyang toilet, isa pa, sa baba. At meron siyang 2 car carport. More or less, 2 to 3 kilometers lang po ito mula dito hanggang Marcos Highway. Yan po, sana po nagustuhan itong bagong pinitured ko na property dito po sa Antipolo City. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for notification para lagi po kayong updated sa mga bagong pinibitor na property. Thank you and God bless.